Sabay po natin basahin Deuteronomy chapter 11 verse 1 hanggang 9. Let's read all together po. Kaya nga ibigin ninyo si Yahweh, sundin ninyong lagi ang kanyang mga tuntunin at kautusan. Dilidilihin ninyo ang kanyang mga tuntunin upang matuto kayo. Alam ninyo ito pagkat nasaksihan ninyo, di tulad ng inyong mga anak na walang nalalaman tungkol dito. Nakita ninyo ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan, ang mga kababalaghan at lahat ng ginawa niya sa paraon at sa buong Ehipto. Nasaksihan din ninyo ang ginawa niya sa buong hukbo ng Ehipto pati sa kanilang mga sasakyan. Nilunod sila ni Yahweh sa dagat ng mga tambo nang kayo'y tugisin nila. Hindi rin kaila sa inyo ang ginawa niya nang kayo'y nasa ilang hanggang sa lugar na ito. Nakita ninyo ang ginawa niya kina Datan at Abiram, mga anak ni Eliab at apo ni Ruben. Pinabukan ni Yahweh ang lupa at ipinalamon sila ng buhay, pati ng kanilang mga kasama at sambahayan, at lahat ng bagay na kaugnay ng kanilang ginawa. Ito'y kitang-kita ninyong nangyari. Hindi nga kaila sa inyo ang lahat na ito. Kailangang sundin ninyo ang lahat ng utos niya na ipinaalala ko sa inyo ngayon para magkaroon kayo ng lakas sa pagsakop sa lupaing tinutungo ninyo. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno at sa kanilang magiging lahi, ang lupaing sagana sa lahat ng pangangailangan. Amen po ba? Ngayon, ang mensahe po natin ay, all the work the Lord did. Kayo po ba'y naniniwala na ang lahat ng bagay na nangyari sa inyo, mangyayari sa inyo, ay nasa loob po ng plano po ng Panginoon? So, if you believe in that po, ibig sabihin po nun, kayo rin po ay naniniwala sa absolute sovereignty ng Panginoon. Ibig sabihin po nito, naniniwala po kayo and pinapanghawakan po ninyo kung ano po yung kanyang absolute covenant. And you believe na yung life ninyo ay nasa loob ng, yung journey ninyo ay isang absolute journey. And you will also realize and makikita niyo yung result na yung life ninyo ay hindi lang mag-i-end sa simpleng bagay, pero God has prepared the absolute goal na kailangan pong makita ng bawat isa po sa atin. Kaya this time po, what kind of message na kailangan po nating tanggapin this time? All the work the Lord did. So makikita po natin, from the beginning, nung tinawag ng Panginoon ng mga Israelita, tinawag sila, pinalaya po sila mula sa Ehipto, mula sa pagiging alipin. Makikita po ninyo, mula sa Ehipto, hanggang sa wilderness, Red Sea, Jericho Wall, Jordan River, hanggang makarating sila sa wilderness, hanggang makapasok sila sa Kanaan. Makikita po ninyo how God really works sa mga buhay nila. Makikita po ninyo yung mga miracles. Makikita po ninyo yung mga bagay na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Sa madaling salita, you will understand and you will know kung ano yung pinagkaiba ng gawa ng tao sa gawa po ng Panginoon. Kaya po, nung araw po na tinawag po ng Panginoon ang mga Israelita mula sa Ehipto, mula sa pagiging alipin, God showed them His greatest power, His greatest work, His sovereignty. Lahat po ng yun ay pinakita po ng Panginoon po sa kanila. Kaya nga po, what kind of message and answers, remnants, na kailangan nating ma-receive this time? All the work the Lord did. Bago po tayo ipanganak, nasa sinapupunan pa lang po tayo ng ating mga ina, pero meron na pong plano ang Panginoon ng ating kaligtasan. So sa madali pong salita, from the beginning, God already prepared or God has already planned yung salvation po ng bawat isa po sa atin. That's part of God's work. Yung atin pong salvation, di po ba? Kaya nga po, I really like this message na hindi pa tayo ipinapanganak dito sa mundo, pero inihanda na ng Panginoon, pinano na ng Panginoon yung kaligtasan po natin. This is God's greatest work, di po ba? This is His greatest plan. Yung pagbibigay niya po sa atin ng kaligtasan. Kaya nga po,
nung araw na tayo tumanggap ng kaligtasan hanggang ngayon. Hanggang ngayon po ay nagpapakita po ang Panginoon ng kanyang pagkilos sa pamamagitan po ng ating buhay. That's why you are called, hindi lang mga anak ng Diyos, pero mga ebanghelista. Hindi lang kayo tinatawag ng mga anak ng Diyos, pero you are called ng mga remnant. Bakit po? Kasi nung araw na ikaw tumanggap ng kaligtasan at hanggang sa araw na ito, nakaupo ka dyan, nakikinig ka ng, ngayon ng mensahe natin, that's part of God's work. Amen po ba? Sa madaling salita, you're in, inside of the problem, suffering, blessings, answers. That's part of God's work. All the work that the Lord did. All the work the Lord did. Di po ba? Kaya po, wala pong pagkilos po ang Panginoon o wala pong trabaho ang hindi po binibigyang katuparan po ng Panginoon. Sa madali pong salita, when He promised us or when He gave us His covenant, ibig sabihin po nun, meron pong fulfillment. When God gave His covenant na si Jesucristo, ibig sabihin po nun, He also gave us yung absolute fulfillment. So, ganun po yun. Hindi po ibinigay sa atin ng Panginoon yung covenant without the fulfillment. Ibig sabihin po nun, hindi niya ibinigay si Jesucristo tapos walang fulfillment. Di po ba? Kaya niya ipinagkalob sa atin si Jesucristo dahil merong absolute fulfillment. Ganun din po. When He gave His covenant to us, meron pong kaakibat na absolute fulfillment. Kaya nga po, sa mensahe po natin, habang nakikinig po kayo, all the work the Lord did. So, as you, tawag nito, as you remember, or yung maalala po ninyo, yung ginawa po ng Panginoon sa buhay ng mga Israelita, kailangan nyo pong magkaroon ng resolution. What kind of resolution na kailangan pong mag-come out or maging resulta po ng mga buhay po ninyo? Ano pong klaseng decision as you listen, as you receive our today's pulpit message po? Naalala nyo po si Daniel, di po ba? Hindi po si Daniel na nalangin dahil alam niyang siya ay nasa gitna ng problema. Nanalangin siya dahil kagaya po ng kanyang nakagawian. So, hindi po importante, remember this po, hindi po importante na manalangin ka kapag meron kang problema. Of course, importanteng manalangin kapag may problema, tama po ba? Very important. Pero hindi lang po ibig sabihin nun na kapag may problema ka, importanteng manalangin ka. No. The most important thing po is your daily life. Papaano ito nagiging natural sa mga buhay po natin? That was Daniel's resolution po. Nung time ni Daniel na captive ang Israelita ng Babylon, niresolve na ni Daniel sa heart niya, I will not bow down in front of idols. Kaya nga po tinanggihan niya po yung offer sa kanya ng king na kainin ang wines, yung mga pagkain na iniaalay sa mga Diyos-Diyosan. Why? Because he already resolved in his heart. So kaya this time po, what kind of resolution na kailangan po magkaroon po tayo as we remember all the work the Lord did? Kaya nga po, this is not by our strength. Ito po'y pinagkalo po sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin po nun, hindi po tayo magkakaroon ng resolution without the strength na manggagaling po sa Diyos. So, ano pong kalakasan ang meron po sa ang ipinagkalo po sa atin? Strength from God. Ito po ay kalakasan na nagmumula po sa kalangitan. Kaya nga po sa ating introduction, what kind of resolution that we must have? First, you have to know what is God's absolute sovereignty. That's the first qualification para magkaroon po kayo to have a resolution. You have to believe, you have to know, and you have to believe what is God's absolute sovereignty. So what is God's absolute sovereignty? God's absolute sovereignty po ay it doesn't talk about your powerlessness. I mean, hindi kailangan ng power mo.
Hindi kailangan kung malakas ka, hindi kailangan kung meron kang kapangyarihan. God's absolute sovereignty doesn't need your strength, ano pa po? Your wisdom, your background. Because pag sinabi pong absolute sovereignty, it's God's power. So it doesn't matter if you are powerless. Kasi it's God's absolute sovereignty po. Kasi ibig sabihin po ng God's absolute sovereignty means you are inside of God's, ano po yan? God's almightiness. Kayo po ay nasa loob ng kapangyarihan po ng Panginoon. So it doesn't matter if even if you are powerless. It doesn't matter if you are weakness. Hindi importante kung ikaw ay merong paghihirap. It doesn't matter kung ganito lang yung level ng education mo. It doesn't matter. Why? Because you are called na nasa loob ng God's absolute sovereignty. Kaya nga po, nung ang mga Israelita, nung sila na ay nakalaya po sa Ehipto, hindi pa rin po nila maalis yung powerlessness nila. Lalo-lalo na po sa oras na kapag sila ay nakakaranas ng problema, di po ba? They thought, firm na yung faith nila, firm na. Pero nung dumating ang tanggutom, wala silang makain, wala silang mainom, panay din ang reklamo nila, dahil mainit sa umaga, malamig sa gabi, they have these kinds of complaints po. Di po ba? Kaya nga po, kahit sila po ay nakalaya na sa Israelita, hindi pa rin po nila ma-overcome yung powerlessness po nila kapag sila ay nakakaranas ng problema. Sa madali pong salita, hindi nila ma-overcome yung sarili nila kapag sila po ay nakakaranas ng problems. So ano pong nagiging resulta po nun? Nakakapagbigay po sa kanila to ng mental illnesses. So ano po yung worries? Ano po yung anxiety? Lahat po ng ito ay parte po ng mental illnesses. Diba? Kaya nga po, God told us, don't worry about anything. Sabi po sa Mateo chapter 6 verse 33, di po ba? Seek first the kingdom of God. At lahat ng bagay ay ipagkakaloob sa inyo. Kaya nga po, alam po ng Panginoon kung gaano po tayo kahina. God knows our weaknesses, yung mga lackings po natin, lahat po ay nalalaman po ng Panginoon. That's why He, lagi niya pong sinasabi po sa atin, don't worry. Po ba? Don't worry about anything. Kasi alam po ng Panginoon kung ano po yung ating pag-aalala, di po ba? Kaya po, kailangan po nating magsimula sa katotohanan. So, ano po bang katotohanan ang dapat po ba nating simulan? Kailangan po nating magsimula na ako ay anak ng Diyos. Meron akong solusyon sa lahat ng aking problema. That's true fact po. Yun po yung katotohanan. Kapag magsimula po kayo sa katotohanan, do you think Satan will deceive you po? Absolutely hindi po, di po ba? Kaya nga po, kapag magsimula po kayo sa katotohanan, ako ay anak ng Diyos, meron akong solusyon sa lahat ng aking problema, lagi kong kasama ang Panginoon. So, Satan will never, wala po siyang oras, mawala siya ng oras to deceive you. And pangalawa po, so ano po yung kailangan nating malaman to, before magkaroon ng resolution? First, we have to know what is God's absolute covenant. What is God's absolute covenant po? Ano po yung absolute covenant po ng Panginoon sa mga Israelita? God's covenant po sa mga Israelita ay yung maka-enter po sila sa Kanaan. Yun po yung covenant ng Panginoon kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Joseph. Di po ba? Kaya po, yung covenant po, yung absolute covenant po ng Panginoon sa mga Israelita is to enter Kanaan. Pero hindi lang po nagtatapos po yun, di po ba? So, sa madali pong salita, God's absolute covenant is for you to discover God's direction. For you to discover what is God's path for you po.
this is God's absolute covenant po. Dahil sa tingin niyo po, bakit po gustong dalhin po ng Panginoon ang mga Israelita sa Kanaan? Why? Dahil dun po ba ay masagana? Full of milks? Maraming mga, what's this? Mga kayamanan? No po. Dahil ang Messiah ay doon po ipapanganak. So that is God's absolute covenant for us po to enter in Kanaan. So sa madali pong salita, your absolute covenant should be your own answer po. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. This must be your own answer. At hindi rin po magtatagal. And I mean, you will experience. I mean, your next generation will experience this blessing po. The blessing of posterity. Kung ano po yung na-receive nyo pong blessing, ay matatanggapin po ng inyo pong mga susunod na salinlahi. Ano pa pong greatest blessing na tatanggapin ng next generation nyo kung hindi ito? Di po ba? So, meron pa po bang mas greatest blessing sa gospel? Maliban lang po doon. Di po ba wala na po? At pangatlo po, before to have resolution, what do we have to know? Our absolute journey. Ibig sabihin po ng absolute journey natin, minsan po, what's this? May mga nagsasabi na ang lahat ng patutunguhan ng tao ay pare-pareho lang. Pero magkakaiba lang ang dinadaanan. Sa madaling salita, isa lang ang patutunguhan, pero iba't iba yung journey na nilalakbayan. Pero for us, who have already received the gospel, our journey should be or must be different sa journey ng mundo po na ito. This is God's answer po. Ano po yung ibig sabihin ng iisa lang patutunguhan ng mga tao dito sa mundo? Ibig sabihin po nun, makaranas man po sila ng successful, makaranas man po sila ng every wealth dito sa mundo, maranasan man nila lahat ng bagay dito sa mundo, but eventually they will go to hell after they die. Di po ba? Ito po yung ibig sabihin ng iisang patutunguhan. Pero remnants, your journey is absolute journey, God's absolute journey. Ito ay magkaiba. Ito ay iba sa journey ng mundo na ito. Yung journey nyo ay hindi full of worries, sufferings, difficulties. No. Because yung journey ninyo ay dapat mag go beyond sa lahat ng bagay. Kumbaga, sabihin na natin, i-example na natin, ang lahat ng tao nandito lang sa level. So you have to go beyond sa level na yon. Do you understand po ba? So, how can you overcome yung mga summits dito sa mundo? Paano? Mananatili ka lang bang, hangaan sila? Mananatili ka lang ba na laging masasabi na, wow, sana maging ganito rin ako? Remnants, always remember, you already have God's power and wisdom. Nasa sa inyo na yun. Pinoposes nyo na. Ipinagkaloob na sa inyo yun ng Panginoon. God-given things, di ba? Kasi pag sinabing God-given things, you already possess that. Meron kayong identity na ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon. So you have to go beyond sa level ng mga tao. Sa madaling salita, you have to find the things na maaari nyong lampasan. Naunawaan po ba? Ibig sabihin nun, you have to transcend. You have to receive the answer na nagtatranscends ng time and space. So, this is your absolute journey, mga remnants. This is our absolute journey po. And sa mga adults naman po natin, what is our absolute journey po? Ibig sabihin po ba ng mga adult na tayo, tapos na po yung journey po natin? Ibig sabihin po ba ng mga adult na tayo, malapit na po tayo sa end?
No po. Yung pinaka-greatest answer po ninyo, mga deacon and mga deaconess, our adult members po, is to help our remnants spiritually. You are the greatest background po nila. Kaya po, meron po kayong napaka-importanting role na ipinagkaloob po sa inyo ng Panginoon. Pero kung hindi nyo po yun magagampanan, then paano po ang mga remnants lalakad sa daanan na inihanda po sa kanila ng Panginoon? Di po ba? Kaya nga po, this is our absolute journey. At pangatlo po, pang-apat. So, ano yung bagay na kailangan natin gawin to, before tayo magkaroon ng resolution? We have to know and to believe na yung life natin ay nasa loob ng absolute goal ng Panginoon. So, what is our absolute goal? Lahat ng tao merong goal sa mga buhay nila. And kadalasan, ang mga taong walang goal sa mga buhay nila ay, sabi ng iba, ay napang-iiwanan dahil walang goal, walang target, di ba? Pero, let me ask you po, ano ba yung tunay na goal po natin? Ang tunay na goal po ba natin is just about living? Yung mga remnants, makatapos ang pag-aaral, then magtrabaho, kumita ng pera, then mamuhay ng masagana, yun lang ba yun? Yung absolute goal na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay towards world evangelization. So, kahit absolute covenant ng Panginoon yung sa mga Israelita to enter sa Kanaan, pero hindi yun yung absolute goal ng Panginoon sa kanila. That was the absolute covenant, yung makapasok sila sa Kanaan. Pero remember this, hindi yun yung absolute goal ng Panginoon sa kanila. Why? Kasi yung absolute goal na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon is to save, to relay yung gospel sa world evangelization, magkaroon ng world evangelization. Sa madaling salita, sa 237 na mga bansa dito sa mundo, remnants, you are called to give them healing. You are called to establish them as summit ng mga katulad ninyo. So, ito yung absolute goal ng mga buhay ninyo. So, kailangan nyo i-imprint sa isip nyo, sa puso ninyo, sa lahat ng bagay na ginagawa ninyo. Ako ay nag-aaral for world evangelization. Ako ay nag-aaral to save the 237 nations. Ako ay nagtatrabaho to give healing sa 237 nations. Nagde-devotion ako to establish yung mga summits. So you have to imprint this in your mind and in your heart. Amen po ba? Kaya po, magagawa lang po natin yung tunay na resolution when we believe and when we know what is God's absolute sovereignty, His absolute covenant, His absolute journey, and His absolute goal. Amen po ba? Kaya nga po, walang bagay na dapat niyo pong alalahanin. Of course, may mga bagay po na nagbibigay po sa atin ng alalahanin. Pero, lahat po ng mga bagay na yun ay peke. So, huwag niyo pong ubusin ang mga oras po ninyo sa mga pekeng bagay. Kasi kapag inubos niyo po yung oras ninyo sa mga pekeng bagay, tayo po ang mawawala, di po ba? So, we have to look, we have to discover yung mga totoong bagay na nasa loob ng mabuting balita. We have to discover yung mga facts, yung mga truth sa mga bagay na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po sa atin pong main message, meron na pong limang kalakasan, kapangyarihan na ipinagkaloob na po sa atin ng Panginoon. First is yung spiritual power. Why is it important for us na mga anak ng Diyos na magkaroon ng spiritual na kapangyarihan? I know po na maraming beses nyo na po siyang narinig. But let me tell you once again po.
why it's important for us to receive spiritual power. Dahil hindi natin ma-overcome ang lahat ng bagay dito sa mundo without the spiritual power. Makita nyo man ang mga tao dito sa mundo, oh, na-overcome naman nila. May mga problems sila, parang na-overcome naman nila. That's not true. Hindi po yun yung totoong successful. Hindi po yun yung totoong success. Dahil ang tunay po na spiritual na kapangyarihan ay ang ma-overcome po ang lahat ng bagay. Kaya po, kung totoo pong na-overcome po ng tao, bakit po maraming mga tao ang mas pinipili po nilang hindi na mabuhay? Kung tunay nilang na-overcome. Kung tunay po nila yung na-overcome, bakit malaki po ang porsyento ng mga taong naghihirap sa mental na problema? Di po ba? Kung totoo po nilang na-overcome po yun, bakit po marami pong mga krimen nangyayari po dito sa mundo? So, ibig sabihin po nun, hindi po talaga kayang ma-overcome po yun ng tao without the spiritual power. Pero aware po ba ang tao kung anong spiritual na kalakasan, na kapangyarihan? Dahil hindi po nila ang alam ang bagay na to, kaya never po nilang ma-achieve o never po silang magkakaroon ng spiritual na kapangyarihan. Kasi po, before receiving the spiritual strength, meron pong mga steps, di po ba? Ang tao yung kailangan munang maniwala, kailangan munang tumanggap kay Jesucristo. So first, God has given us the spiritual power to overcome everything. Bakit may spirit? Bakit kailangan magkaroon ng spiritual na kapangyarihan? Dahil tayo ay mga spiritual na nilalang. We are God's image. We have to receive every day yung spiritual strength na nagmumula po sa kanyang salita. Kaya nga po, without the word of God, without receiving the word of God, sorry po, pero wala po kayong spiritual na kalakasan. Di po ba? Kasi saan lang po ba nanggagaling yung spiritual na kalakasan? Tanging sa salita lang po ng Panginoon. Tanging sa salita lang po ng Diyos. So sa madali pong salita, without receiving the word of God, wala po tayong spiritual na kalakasan. Kasi nagmumula lang po ang spiritual na kalakasan sa salita ng Diyos. Kaya nga po, yung iba't iba pong kalakasan ay magpo-follow when we have this spiritual strength. Magkakalooban po tayo ng intellectual power, financial power, physical power, and man's power. But the most important thing po is to be, is to gain spiritual power, spiritual strength. Then every power ay mararanasan po natin. Amen po ba? Kaya nga po, una, ano po ba ang simula? The start of making a resolution. Ano po ba yung simula po ng pagkakaroon po ng resolution? The start of making a resolution is to hold on to God's evidence. So, yun po ang simula po nun. Ang simula po ng resolution ay ang paghawak sa ebidensya na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. So, kung mababasa po natin sa verse 1, babasahin ko po. Kaya nga, ibigin ninyo si Yahweh, sundin ninyong lagi. So, ano pong nakasaad po dito? Lagi. So, ito po ang simula ng ating pagkakaroon po ng resolution. When you love the Lord your God, and when you, nakasaad po dito, when you love the Lord your God, when you keep His requirements, His decrees, His law, His commands, always, so mararanas, yun na po yung beginning or yung start ng resolution po natin. Without knowing this po, hindi po tayo makakapagsimula kung ano po yung tunay na resolution po natin. Without loving the Lord our God, without keeping His requirements, His decrees, His law, His commands,
hindi po tayo makakapag-start ng tunay na resolution po natin. Di po ba? At pangalawa po, mga mata, sabi po sa verse 7, sayang ko po, ito'y kitang-kita ninyong nangyari. Di po ba? Of course, hindi naman po tayo umabot sa panahon ng mga Israelito kung saan inilabas po sila ng Panginoon sa Ehipto. They experience yung mga milagro na ipinakita ng Panginoon po sa kanila. Pero nung sinabi po ni Moises po dito, kitang-kita ninyong nangyari ito. So ano pong ibig sabihin po nito? Our parents, yung mga parents po natin na nakikinig po right now, you have the power, the authority. God has given you actually the strength to relay the gospel to your children's children, your next generations. Ito ba? At pangatlo po, sa verse 8, nakasaad po dito, kailangang sundin ninyo ang lahat ng utos niya na pinaalala ko sa inyo ngayon para magkaroon kayo ng lakas sa pagsakop sa lupaing tinutungo ninyo. So, ano pong ibig sabihin po nito? Observe, therefore, all the commands I am giving you today. Sundin ninyo ang lahat ng utos na pinaalala ko sa inyo ngayon. Kaya po, how can we actually keep God's commandments? How can we actually keep His laws? Mga requirements, yung kanyang decrees. How? Without the spiritual strength na nagmumula po sa Panginoon, hindi po natin magagawa ang bagay po na yun. Kung sa sarili lang pong kalooban or will po ng tao, of course, makakaya niya po yun. Pero, eventually po, people will get tired. Sila ay magsasawa. That's why without the spiritual strength po, hindi po natin ma-achieve po ang lahat ng bagay. Pangalawa po, the method to making a resolution is to hold on to the things of God. Ano daw po yung pangalawa? Yung una is para makapagsimula na magkaroon ng resolution ay ang paghawak po sa ebidensya ng Panginoon. So what is God's evidence po sa mga buhay po natin? He saved you from fundamental problem, di po ba? That's your evidence. What is your evidence po? You are God's child. Before tayo ay naging kasalanan, naging alipin ng kasalanan, pero now, tayo na po ay mga servant ng Panginoon. Kaya nga po pangalawa, ano naman daw po yung paraan to have, the method to make a resolution? Ano daw po yun? Is to hold on the things of God. So, sa madalit na, yung mga Israelita po, they face slavery po, di po ba? At ito po yung bagay na what's this po? Medyo maliit na bagay po, pero sa ibang tao ay mas malaki, lalo po na po sa nakakaranas. And sa madali pong salita, para pong tayo ay nasa pinakamababang posisyon po na to, yung mga Israelita. Nung sila ay naging alipin po, sila po ay nasa pinakamababang posisyon, yung pagiging slavery po. Pero, yung mga small things, kasi pag sinabing slavery, wala po talagang, ano po yan, authority, wala pong karapatan. Siguro po, nung sa mga mas, what's this, sa panahon po ng mga Israelita, because I heard yung mga slavery po that time, they really have no authority sa kanilang buhay, di po ba? Patayin man sila ng kanilang, ng nagmamayari sa kanila, it doesn't matter. Di po ba? Dalhin man sila sa iba't ibang lugar, wala silang magagawa. Kasi they are slave, di po ba? So, ano po yung maihahalin tulad dito sa ating mga buhay? Yung mga maliliit na mga bagay na nasa buhay po natin right now, it seems like wala pong magagawa or
hanggang maliit na bagay lang. Hindi natin iniisip na ito ay magiging malaki. Pero ano po yung pinaka-importanting bagay po dito? Even the smallest things na nasa inyo po right now. So, yung mga Israelita po, they have to understand po na in order to be liberated sa Egypto, kailangan nilang magsimula po doon. So, do you understand po ba? Ibig sabihin po nun, even sa pinaka-smallest things right now na meron po kayo, so, you must begin from there po. Di po ba? Kasi hindi po lahat po ng tao nagsisimula sa malaking bagay. Lahat po ng tao nagsisimula sa maliit na bagay, di po ba? So, yung pinakamaliit na bagay na nasa inyo po, you must begin from there. O mas ibabawan pa po natin. So, maybe right now, nakakaranas ka ng problems. Mga certain problems. So, begin from there. Doon ka magsimula. Di po ba? So, mga remnants, I encourage you to read yung mga biography ng mga successful person. Yung mga kilala niyong mga tao, paano sila nagsimula, ano yung mga methods nila. So, ito po yung pinagkaloob po sa atin ng Panginoon na method. Yung mga Israelita, in order to be liberated sa Egypto, they must begin from there po. Di po ba? Ganun din po sa mga buhay po natin. Yung mga pinakamaliliit na mga bagay sa buhay po natin, we have to or we must begin from there po. Wag po natin gawin yung nasa step 1 pa lang tayo pero gusto na natin pumunta sa step 10. Po ba? At pangalawa po, optimal. Yung una po kasi minimum. So, ano po yung pinaka-optimal po ngayon sa mga buhay po natin? So, yung mga Israelita po, they faced yung time ng wilderness po, di po ba? Kasi yung time po ng wilderness, wala silang bagay na nakikita. Lahat blanco, I mean, desierto, wala silang mapagkukunan. So, ano pong ibig sabihin po nito? If you are within suffering right now, you must begin from that suffering to come out from it. Katulad po na sinabi ko po kanina. Kung nakakaranas man po tayo ng paghihirap ngayon, magsimula ka doon sa paghihirap na yon. Bakit po? For you, in order for you to come out from it. Di po ba? So, alam nyo po ba yung mga successful na mga tao po, hindi po sila, I think hindi po sila nagsimula sa mga malalaking bagay. And most of them po, nag-start talaga po sa suffering. Pero, sinubukan po ba nila? Dahil wala silang choice kundi manirahan po sa loob po ng suffering po na yun. So, pinili na lang po nila, I have to begin sa paghihirap na to. Kaya po makikita po ninyo yung mga tao na tunay pong nalalaman kung ano yung suffering. Makikita nyo po yung the way they act. Kung paano po nilang kung paano po nila respetuhin ang ibang tao, kung paano po sila makisalamuha sa mga ibang tao, because they really experience kung ano po yung pakiramdam na nasa loob ng paghihirap. Pero hindi lang po yun. They really experience yung paano sila nagsimula in the midst of their suffering. Kaya pangatlo po, uppermost. So, ano pong pinaka-importante po dito? From there. So, wilderness, sa slavery. So, we must head toward the things of God. So, ibig sabihin po nun, huwag mong tingnan kung ikaw ay nasa loob ng wilderness. Huwag mong tingnan kung ikaw ay nasa loob ng slavery. Pero you have to see or you must head towards the things of God. Naunawaan po natin, before the things of God. Ibig sabihin po nun, remnants, huwag mong tingnan kung ano yung sitwasyon mo right now. Huwag mong tingnan kung ano yung situation ng family mo right now.
because you must head toward the things of God. Ibig sabihin nun, kailangan mo ma-discover kung ano yung mga bagay na ipinagkaloob ng Panginoon sa loob ng family mo. Amen po ba? At pangatlo po, in order to know the reason to make a resolution, we must understand the covenant. So kung yung una is to start to make a resolution, and pangalawa, the method to make a resolution, pangatlo, to know the reason para gumawa ng resolution, ano daw po, we must understand the covenant. So, kaya sa verse 11 po, masahin ko po yung verse 11 ng Deuteronomy chapter 11 verse 10 sa Egypt po. Nakasad po rito, ang lupaing titirhan ninyo ay di tulad ng lupaing iniwan ninyo sa Ehipto. Ano daw pong ibig sabihin po nun? Yung lupaing titirhan ninyo ay hindi lupaing kagaya ng tinirhan ninyo sa Ehipto. So ano pong ibig sabihin po dito sa ating buhay? Yung identity mo noon na pagiging anak ng Diablo ay hindi na identity na ngayong ikaw ay anak ng Diyos. So, ito po yung ibig sabihin po nito. Kaya nga po, doon ang hinahasikan ninyo ay kailangang dinigan tulad ng hardin. God has already prepared everything sa mga buhay po nito. So, therefore po, we have to plan and we have to prepare vessel po. Hindi lang po dahil inihanda na po ng hindi lang po dahil inihanda na po ng Panginoon ay hihintayin lang po natin yan. No, we have to prepare our vessel po to receive yung mga bagay na ipinagkaloob po ng Panginoon. And sa time po ng wilderness, verse 11, nakasad po dito, ngunit ang lupaing pupuntahan ninyo ay laging inuulan. Maraming burol at malawak ang mga kapatagan. So, what's the meaning of this po? God has already prepared yung prosperity sa mga buhay po natin. And verse 12, ang lupaing yon ay inalagaan ni Yahweh, tinitingnan sa lahat ng sandali. Amen po ba? So, when I heard this message po, it makes me feel at ease po. Why? Dahil sinasabi po dito, kahit nasa saan man po tayo, laging ang mata ng Panginoon po ay nasa kanyang mga anak. Amen po ba? Nasa loob ka man ng problema, ilagay ka man niya sa pagpapala, ilagay ka man niya sa masaganang lupain, ang mata po, ang paningin po ng Panginoon ay lagi po nasa inyo. Remnants, this is your identity. Laging ang atensyon ng Panginoon ay laging nasa inyo. So, do you remember, Pastor? Lagi dong merong fire sa mata ng Diyos. Very passionate ang Panginoon pag tinitingnan niya tayo. Yung kanyang atensyon nasa atin. So, ibig sabihin po nun, He always take care of us. Lagi niya po tayong inaalagaan. Di po ba? Sabi po dito, it is neither Egypt nor the wilderness. It is where eyes of the Lord come to rest. So it doesn't matter kung nasa wilderness man yan or nasa Egypt. Ibig sabihin nun, it doesn't matter kung nasa problem or blessing yan. Pero ang mas importante, yung attention po ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kung saan ang mata ng o paningin ng Panginoon. The Lord's eyes are upon the path of the remnants. Remnants na kanino daw po? Nasa inyong paglalakbay. Kaya nga po, ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Ang atensyon ng Diyos ay nasa inyong mga remnants. Nasa inyong pag-aaral. Nasa negosyo ng bawat ng mga believers. At kumikilos po sa mga buhay po natin. Amen po ba? Kaya po sa ating pong conclusion, we are called na mga spiritual summit. Amen po ba? We are called mga spiritual summit.
So go to the place po where you can move all things. Ibig sabihin po nun, go to the place where you can actually experience God's power, God's answers, God's blessing po. So everything. So number one po, you must know the spiritual facts. Ano po yung mga spiritual facts and spiritual beings? You have to believe sa triune God. God, the Father God, the Jesu Cristo, at ang banal na Espiritu. So pag sinabi kasing spiritual being, you have to also acknowledge yung existence ni Satan, ng mga demons, angels, God's kingdom, and Satan's kingdom. You have to acknowledge that po. Hindi po itong mga kwento lang na nababasa niyo po sa mga libro o mga kwentong barbero, pero it is really true po. Dahil kapag alam po ninyo yung mga bagay po na to, mga spiritual na katotohanan, spiritual na mga nilalang, then there's no reason for you to be deceived po. Kaya nga po, saan po nanggagaling ang kalakasan po natin? Sa Panginoon. Pero there is one thing po na God wants us to experience. To experience po yung tacit. Pag sinabi pong tacit, it's in V, in, what's this? In vain, invisible. Invisible. Invisible strength. So, what kind of tacit strength ay pinagkalo po sa atin ng Panginoon? His strength po, it's power na nagmumula po sa kanyang salita. Kaya po, we are called, remnants, you are called na mga watchmen. Pag sinabing watchmen, hindi lang kayo mga tagabantay, hindi lang kayo mga parang mga gwardiya, mga tagapagmasid, no? Kayo yung mga watchmen who shines the light of Christ. So, ito yung ibig sabihin ng watchmen. Hindi lang kayo tumitingin, pero kayo yung nagliliwanag. Kayo yung nagbibigay liwanag. So, you are called na mga spiritual doctor and ambassador. Absolutely, you will play the role of being God's or Christ's watchman to shine the light. And you will serve as a spiritual doctor. Sa madaling salita, doctors can heal people's sickness, yung mga karamdaman nila. But they can never heal yung spiritual problem na unaware ang mga tao. That's why you are called the mga spiritual doctor. Sa madaling salita, wherever you go, healing will arise. Amen po ba, remnants? Kaya wag lang kayo mag-stay sa bahay ninyo. You have to go everywhere to arise yung healing movement. Pero this time kasi, we cannot go out, diba? So, hindi naman ibig sabihin nun na you go anywhere or everywhere is yung lumabas ka talaga. So, ibig sabihin nun, anumang ginagawa ninyo, kailangan mag-arise yung healing sa oras na yun. And you will stand as Christ's ambassador. Amen po ba? You are now Christ's ambassador. Dahil kayo yung mga, you are also little king, little prophet, and little priest. Amen po ba? Kaya nga po, when you remember all the work the Lord did, so isa lang po yung dapat po natin sabihin, salamat Panginoon. But at the same time, you have to see and you have to believe His absolute sovereignty, absolute covenant, absolute journey, and absolute goal. Amen po ba? Kaya tayo po yung manalangin. Heavenly Lord God, maraming salamat po sa mensahe po na aming tinanggap sa araw po na ito. Tunay po nawa naming tanggapin, Panginoon, ang kasagutan ng aming buhay po ay nasa loob po ng inyong ganap na paghahari, inyong pong ganap na tipan, inyong pong ganap na paglalakbay na ipinagkalo po sa amin, inihanda po sa amin, at ganap na layunin sa amin pong mga buhay, Panginoon. As we remember and as we meditate all the works that you did for us, Panginoon, naway kami lang po ay naway ito po ay magresulta sa amin na magkaroon po ng tunay na pasasalamat, Lord God. Pagpalain niyo po ang lahat ng nagbibigay ng pagsamba po sa oras po na ito.
May you fill them, guide them, and work upon them, Panginoon, through your Holy Spirit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.